about what you're doing then? I fucked up. Kamali ako. It's my fault. So, inaamin mo nagkamali ka mula pa sa umpisa, sinabi ko sa'yo na mag-stay ka dito. May maayos ng trabaho, hindi kita pinag-aral para lang magkaganyan ka, manakit ng mga tao. Hindi ko alam. Yung mga decision mo kasi, mga abrupt na decision, magpapakasal ako, ganun lang. Nakiusap ako sa'yo, two years lang kasi hindi pa ako handa. At alam kong hindi ka rin handa para magpakasal. Pero anong ginawa mo, nag-decision kayong dalawa. Tapos eto, pagkatapos ng kasal niyo, ganyan lang ginawa niyo. Hindi ko alam kung anong pwede kong sabihin sa'yo. Iniwanan mo ako dito. Pag may sakit ka, iniisip ko kung anong sino nag-aalaga sa'yo. Nag-asawa ka pero hindi kayo magkasama. Ano yun? Ako yung mali, ma. It was my fault. Alam ko na mali. Alam, kaya nga pinagsasabihan kita eh. Hindi dapat mag-asawa kung hindi pa ready. Sabi niyo, ready na kayo. Pero ano nangyari sa inyo? Hindi ko kailangan yung pinapromise mo sa akin na you're going to give me a luxurious life. Pero ganito ang lahat ng naririnig ko. Ang sakit-sakit. Kung nasasaktan ka, mas masakit sa akin yun na nanay mo. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos dahil dyan. Ayusin mo yung sarili mo. Nag-promise ka sa akin na aayusin mo ang pamilya mo. Paano ka magkakaroon ng pamilyang maayos kung ganyan ka? Hindi kita matulungan. Wala ako dyan. Ang layo-layo nating dalawa. Sorry, ma. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Tuwing may sakit ka, iniisip ko kung sino mag-aalaga sa'yo. Kung nandito ka sa akin, madali lang yun. Kaya lang may sarili ka ng pamilya eh. Pamilya mo yan, ikaw ang dapat bumunyan. Hindi mo dapat sirain. Bakit sinisira mo yung pamilya mo? Umayos ka, ayusin mo ang sarili mo. Walang makakatulong sa'yo kundi ikaw. Sarili mo lang ang makakatulong sa'yo. At kung makinig sa kung sino mga nasa paligid mo, ikaw magdidesisyon yan. Tumatanda ka na, mag-desisyon ka ng maayos. Tumatanda ka ng pauro. Ang pag-aasawa, sinabi ko yun sa'yo, madali lang. Pero tingnan mo nangyari. Umpisa pa lang, ganyan na. Paano mo aayusin ang buhay mo? Lahat ng naririnig ko na kasakit nun dahil ako ang nanay mo. Maayos ka, ayusin mo ang pamilya mo. O kaya mag-desisyon ka ng maayos. Hindi ko alam. Umuwi ka muna dito para makapag-isip ka. Hindi ko alam paano ko siya makakontak. She's not talking to me. And anong di mo alam kung paano makakontak? Social media nga kayo, nag-ano, sabi mo, mga comment mo noon na mga kwami yung mga taong sa social media. Pero kayo ngayon, tingnan mo, mas masahol pa kayo sa mga ginawa niyo sa mga nauna sa inyo. Sobra-sobra, lahat ng taong nagtatanong sa akin dito. I'm sorry, ma. Sorry. Lagi naman ganun. Sorry palagi, di ba? Kung nasasaktan ka 100 times, 1,000 times sa akin yun. Napakalayo mo. Dapat nandiyan ako sa tabi mo. Kayanin mo yung lahat. Magdasal ka. Hindi ka na kasi nagdadasal eh. Magdasal ka sa Diyos. I do. Umingi ka ng tawad sa mga naging kasalanan mo. I pray every night. Hindi ka nakinig kasi sa akin. Kung nakinig ka sa lahat ng mga pinagsinabi ko sa'yo, dapat ngayon hindi ka nagkakaganyan. Hindi natin kailangan ng maraming pera. Okay na sa akin na maging masaya ka, may sarili kang pamilya, makita ko na may anak ka, na mamamatay man ako, may apo na ako, makita ko yung apo ko. Pero anong nangyari? Gusto ko rin naman yun, ma. Hindi ko na umiyak. I'll try to sort it out. Ayusin mo muna yung buhay mo. Pakita mo sa akin na inahayos mo ang buhay mo. Matanda ka na, na. Hindi ka na bata. Para pagsabihan kita palagi. Pagsasabihan ka, hindi ka naman nakikinig. Nagkaasawa ka, nandiyan dyan. Guide sa'yo, pero anong ginagawa mo? At dapat kayong dalawa nagtutulungan sa isa't isa. Anong nangyayari ngayon? Kayo nagsisiraan pareho. Pareho ko yung nagsisiraan sa isa't isa. In-expose niyo pa sa lahat ng tao, sa maraming tao, in-expose niyo pa sa maraming tao na pwede niyo namang ayusin dalawa na dati namang ginagawa ninyo. Napuno na rin siguro, eh.
Ang daming beses ko na kasing sinasaktan eh. Siyempre, di mo naman masisisi yung tao kasi ang lala ko na eh. It's me, it's my fault. Wala siyang kasalanan dun. Napupuno naman lahat ng tao eh. Ikaw ang unang-unang may kasalanan dyan. Pero dapat hindi nyo na inalo sa media, sa social media. Dapat inayos niyo yung dalawa pareho. Dati naman, inaayos niyo yung pareho. Na dati, nag-message sa akin, magsasabi ng ganito, pagsabihan kita, hindi ko alam na magkakaganyan. Sabi mo, huwag akong magbabasa sa social media dahil ganito, ganyan. Yung pala, ganyan na yung nangyayari. Kung hindi lang dahil sa mga tao, hindi ko malalaman ang mga nangyayari sa inyo. Umuwi ka dito, para dito ka mag-isip. Dito ka na rin magpaano ng surgery mo. Umuwi ka. Ano mo nag-go there, ma? I'm okay. Hindi ko mas lalong... Hindi ka makakapag-isip ng maayos kapag nandiyan yung gas kung kapaligid sa mga tao. Yeah, mas lalong hindi ko... Hindi ko alam kung dapat mong pagkatiwala ka doon. Mas lalong hindi ko maayos kung nandiyan ako. Anong gagawin ko dyan? Umagana dito doon. Ka nga mag-isip. Dito ka sa akin muna. Umuwi ka dito. Ma, I'm gonna go through marriage counseling if she decides na she wants marriage counseling. Kung nandyan ako. How? Diba? Maybe galit lang siya ngayon. Sobra, kaya hindi niya ako pinapansin. But time will come. She will... I think... Tsaka enough na yan, ha? Enough na yung social media. Sobra na yan. Hindi ako sanay na ganyan. Inaano ka ng mga tao. Ang sakit-sakit para sa akin noon. Ba't ka namiyak na? Hindi ako nagbabasa, pero nakakarating pa rin sa akin lahat. Lahat-lahat nakakarating pa rin sa amin. Ba't ka namiyak na? Tama na. Kala ko naman, ano yung call mo? Magagalitan mo pala ako. Alam mo, pag nagpakasal ka, sinabi ko sa'yo yan. Kasabihan nilang lahat, kasabihan ng matatanda, na hindi ka aning itutubo, na iluluwa pag napasok, ganun lang. Ganun lang kadali sa inyo. Nag-desisyon kayo. Dinesisyonan nyo. Tapos ngayon, ganyan nangyari sa inyong dalawa. Ayusin mo yan. Ayusin mo yung buhay mo. Ayusin mo ang pamilya mo. Okay, ma. Dati naman kayo nagsisimba pa rin. Sabay kayo nagsisimba. Sabay kayo nagdarasal. Bakit ngayon hindi ka na nag...